Mga boses na bihirang mapakinggan, hinain ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan, isang simbolo ng pagbabago. Dalay pakiusap sa mga bobot, biyaheng totoo. Sa pagpapatuloy ng ating biyaheng totoo, dumako tayo sa Cebu kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakamabilis umunlad na syudad sa buong Asia. Pero sa kabila ng tinatamasang pag-unlad ng Cebu City, isa rin ito sa may pinakamaraming bilang na mga pamilyang walang sariling tirahan. Narito ang biyaheng totoo ni Ruth Cabal. Kung kailan palubog na ang araw, tsaka palang umaarangkada si Aling Lucia. Ang maghapong basura sa isa sa pinakasikat na palengke sa Cebu City, iniipon niya para maging pera. Ay, saan niyo po dinadala yan? Sa kabila. Magkano bentahan niyang ganyan? 5 pesos ang isang kuwan, basura. Siyam na anak ang ibinunga ng 28 taong pagsasama nila ng kanyang asawa. Nang magka-TV si Mang Rolando, si Aling Lucia na raw ang tumayong breadwinner ng pamilya. Ang lugar na bukal ng kanilang kabuhayan, siya rin kanilang tahanan. Tagal na po ba kayo nakatira dito? Kuan, dugay na kayo. So wala pa ko mga naanang, wala pa ko ay anak. Oo. Dito minagdako. Dinarayo ng mga turista at isa sa mga pinakamabilis umunlad na syudad sa Asia. Di mahirap intindihin kung bakit maraming nahahalina at pinipiling manatili sa kauna-unahang pamayanang tinatag ng mga Kastila sa bansa. Pero kasabay ng pag-unlad ng mga urban centers tulad ng Cebu, ang pagdami rin ng mga maralitang tagalungsod at kaakibat nitong mga problema. Bilang isa sa pinakamahirap na sektor ng lipunan, ang bawat araw sa kanila ay mistulang pakikidigma laban sa mahabang listahan ng kawalan at buhay na puno ng kabalintunaan. Sa gitna ng kaunlaran, libo-libong Pinoy na naninirahan sa mga urban center ang walang supply ng malinis na tubig, walang elektrisidad, at malinis na palikuran. Saan kayo nagsisiar dito? Bayan. Saan po? Sa Sud Mercado. 5 peso. Sa labas ng Metro Manila, nangunguna ang Cebu sa mga syudad na may pinakamaraming pamilyang gaya ni na Aling Lucia. Isang kahig, isang tuka na nga. Wala pang sariling tirahan. Buwan mi ka nang demolish. Bakit daw po? Buwan ko ng squatter. Kay buwan, bawal ng market na puyo. Napaalis ni Haro. Kanang kuan, kanang paabango migbalay niya. Wala pa ming kwarta. Ang magamit namin, nano, natapo na. Mapakinabangan pa mami. May mga programang pabahay ang lokal na pamahalaan para sa mga gaya nila Aling Lucia. Pero dahil di naman raw malaki ang podo ng gobyerno, hindi raw lahat nabibiyayaan. Yung Cebu City, meron siyang socialized housing program. I was dinidistribute or ina-allocate doon sa mga beneficiaries. The problem now is, where would the city relocate them? Sa kalye, isinilang tanggap na raw ni Aling Lucia na sa kalye rin niya bubunuin ang mga nalalabing taon ng kanyang buhay. Pero sabi ko, huwag sana siyang mawawala ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ballot box na dala ko, maipararating ko sana ang kanilang mga problema at mapapaalalahanan sana ang mga botanteng huwag sasayangin ang kanilang boto. Naipakisulat po dito sa papel kung ano po yung kamusta yung buhay niyo dito. Marunong po ba kayo sumulat? Hindi naman. Ang silingan mo. Yung anak niyo po. Doon ko nalaman, no read, no write pala si Aling Lucia. Sana mabigyan namin kaming magtuluyan. Kung tutuusin, hindi lang naman proteksyon ang ibinibigay ng isang bahay. Palagay ang loob ng pamilyang may tahanan. At higit sa lahat, may sapat na dignidad. Ako si Ruth Cabal. Ito ang aking biyaheng totoo.